What is up guys? Kumusta kayong lahat? Ngayon, magte-testing ako ng welding machine, Powerhouse na flux cord o ang tinatawag nilang MIG welding. Pero itong akin guys, 3-in-1 siya. MIG, TIG tapos MMA yung stick welding. Ayan guys, at ngayon ilalagay natin yung kanyang flux cord o yung kanyang wire. Ah, 9mm pala yung size niya guys. Ayan. Maano rin pala siya guys, parang spring. Yan, at ikakat ko lang, dapat yung diretso lang siya. Yan. Tapos dito natin siya ilalagay guys. Ayan, tanggalin lang natin ito. Ayan. Tapos, ang paglagay naman guys, pag ganito siya, pag ganyan yung ikot nyo. Basta sa baba yung flux wire natin. Tapos, papasok lang natin dito. Buksan natin to guys. Tapos itaas. Tapos idiretso natin dito sa butas nito, papunta sa kanyang torch gun. Ayan guys, pag pumasok na siya, pwede na nating isara ito. Tapos ilalagay natin tong lock. Yeah. Huwag lang masyado mahigpit guys. Yung tama lang. Para mapalabas natin yung flux cord natin, kailangan natin siyang isaksak. Saksak natin. Siyempre, pag sinaksak, dapat i-on. Ayan guys, at naka-on na siya. Lagay ko lang to guys. Tapos, pwede na natin i-press yung kanyang trigger para lumabas yung ating flux cord. Ayaw guys, baka masyadong mahigpit. Masyado lang mahigpit guys.
Ayan. Masyado ko lang nahigpitan kanina, no. Kasi pagka mahigpit kasi, hindi niya maiikot yung kinakapitan ng flux cord natin. Ayan, kapag prenest na natin, ayan, umiikot na yan, guys. Ibig sabihin, pumapasok na yung flux cord natin dito, papunta dito. Tapos, may isa pang option, guys. Pagka-prenest mo ito, papasok din yung flux cord natin. Ayan, guys, at ipapakita ko sa inyo. Ayan. Ipipress ko ito, yung pinakita ko kanina. Pagka-prenest ko yan, iikot na yon. Ayan. Dito natin siya ipipress. Papalabasin natin dito. Ayan, ayun na siya, guys. Yun na siya, guys. Lumabas na siya. Tapos, kapag nasobrahan mo, palawagan mo lang ito. Ayan, tanggalin mo lang muna. Tapos, pwede mo siyang hilain dito, pabalik. Ayan. Ayan, o, babalik siya. It's 10mm ata. Hindi ko lang sure. Tapos, kapag ka-okay na, ilalak na natin. Tapos, siyempre, sasara na natin para safe. Ayan, guys. Dito naman tayo sa harap. Ano, isiset lang natin sa MIG. Kasi MIG welding yung gagamitin natin. O yung flux wire. Ayan, dito lang yung selector niya, guys. MIG, TIG, tapos MMA. Ayan. Siyempre, ang itetesting natin yung MIG natin. Kaya, dun tayo sa MIG. Tapos, kung ilang mm yung flux cord mo, guys. Eh, ito 9, kaya asa 9 siya. Ayan. Kung 1.0 naman, lalagay mo lang siya sa 1.0. Ito 0.9mm, kaya dito tayo. Tapos ito naman, automatic, tapos manual lang ata ito, eh. Ayan. Tapos ito na yung selector niya kung ilang mm yung i-weld mo. Tapos, ito naman, guys, ito yung output voltage niya. Tapos, ito yung sinasabi ko kanina, guys, kapag ka nagpalabas ka ng flux cord dito sa may torch gun niya. Ngayon, guys, para magamit mo yung kanyang MIG, ito, kung mapapansin nyo, naka-separate yan, guys. Naka-build in na ito, guys. Ayan, magkasama sila. Tapos, ito, guys, para magamit mo, ito yung kanyang male connector. Kapag MIG welding ang gagamitin mo, guys, itong male connector natin na ito, ilalagay natin sa positive. Ayan, meron siyang sign, positive at negative. Dito tayo sa positive. Ayan. Tapos, syempre, ito na yung negative natin. Dito natin ilalagay yung ating clamp ground. Ayan, guys, pwede na tayong mag-testing. Ayan, yung mga selector natin, guys, hindi ko muna sila iseset, ano, kasi magte-testing lang naman tayo. Ite-testing ko lang kung gumagana siya o ganon. Ayan, dito ko lang siya ite-testing. Ayan, guys, at gumagana naman, ano, hindi ko pa masyadong gamay, hindi ko pa makuha yung technique niya. Naman tayo batikan na welder, kaya okay lang yan. Ayan, guys, itetesting naman natin yung stick welding niya. Sa kanyang stick welding, guys, madali na lang siyang iset. Tatanggalin lang natin yung male connector niya, yung asa positive.
Tapos, ito guys, kailangan mo siyang ilipat. Lilipat natin sa MMA. Ayan, MMA na siya. Tapos ito guys, ito na yung selector niya kung ilang amp yung gagamitin mo. Ayan. Hanggang 300 yan guys. Itong clamp natin, sa positive na ito. Ayan guys, at goods na goods din ano. Ayan, maganda. Para sa akin guys, parang mas madali pa sa akin itong stick welding. Depende na lang sa inyo kung ano ang mas madali sa inyo. Kasi ito guys, medyo gamay ko na ito. Konti. Ayan, at uulitin ko lang, hindi naman ako expert na welder. Ayan. Pang sarili lang din yung mga ginagawa ko. DIY lang. Ayan guys, at okay naman. Yung TIG weld natin guys, hindi natin matetesting kasi wala siyang kasama. Tsaka wala pa akong experience na gumamit ng ganon. Alam nyo naman na siguro yung TIG guys. Marami naman nang napapanood dyan. The best talaga yung gawa ni Powerhouse. Ngayon ko lang masusubukan to guys. Bale, ang bili ko dito guys ay 6,000 plus. Ayan, kasama na shipping. At ang sabi nila guys, madaling uminit. Pero hindi naman. Hindi naman siya uminit. Sabagay, testing pa lang naman tayo. Hindi pa tayo nag-full wheel. Pero sana tumagal. Ayan, at yun lang guys, at hanggang dito na lang tong vlog na ito. Ride safe sa lahat.